Walang narinig na nagpaputok mula sa AUV na ito. Naniratrat ng mga pulis itong Huwebes ng gabi dahil napagkamalang sakay ng mga suspect sa isang naunang pamamaril. Sa kabila niyan, isinailalim pa rin sa paraffin test ang mga sakay ng AUV. Pati si Jonaline Ambaan, nasugatan sa naunang pamamaril at dadalhin na sana sa ospital. Kabilang siya sa dalawang namatay matapos ratratin ang kanilang sinasakyang AUV pa ospital. Sa paraffin test po siya, ito na positive po yung result. Okay. Anong ang ibig sabihin, nagpaputok po si Jonaline ng baril? Could be po. Question sa result na kanyang paraffin test po. Hindi malinaw kung bakit pinaparaffin test pa ang mga biktima na ayon sa resulta ay may gunpowder nitrate sa kanang kamay. Galit at duda ang mga kaanak ni Ambaan. Wala po siyang baril. Nanginginig ako at parang hindi ko alam yung gagawin ko eh. Kasi nadawit siya sa ganong ano na siya pa yung biktima. Biniktima pa siya na may positive siya sa paraffin test. Hingi kami ng tulong kay Pangulong Duterte na malutas yung kaso na yan. Sabi ng pulisya, hindi naman daw 100% tama ang paraffin test. At hindi rin sapat na kumpirmasyong na maril nga si Ambaan. Dagdag pa ng Eastern Police District kung namaril man si Ambaan. Hindi ito nangyari nang koorderin sila ng mga pulis at tanod kahit hindi naman dapat. Malamang nangyari raw ito sa naunang pamamaril sa Addition Hills noong gabing yon. Doon, nabaril sa ulo si Ambaan bagamat ang kinakasama niya talaga ang orihinal na tinarget ng bumaril. Nakiusap daw kasi sa grupo ng suspect na huwag maingay sa pagbubuhat nila ng mga tangke ng LPG. Wala ni isang ulat o testimonya na nagpaputok ng baril si Ambaan nung nagkagulo sa barangay. Saan nagpapaputok ng baril? Dalawa lalaki. Ayun po yung mataba. Tas yung isa naman. Yung mataba, anong suot niyang damit? Kulay black po. Kulay black. Tapos yung isa? Nakaubad. Hindi mo nakita na nagpapaputok ng baril si ate? Hindi. Wala, si Jonaline? Opo, wala po siyang hawakan. Ano, bumagsak na lang siya eh. Posible silang merong parehong may firearms. Posible naman silang nag-scuffle at sumali sa scuffle si Jonaline kaya siya ang tinamaan. Nagdududa ang mga kaanak, lalo't wala pa raw resulta ang autopsy na magpapakita kung ilan ang tinamong tama ng bala ni Ambaan at kung ano ang inamatay niya. Nag-antay naman kami maghapon hanggang magdamag. Wala naman tawag. Parang may ginawa silang kalukuhan dun sa katawan ng ipagkunan. Bigla na lang ganun. Kami pa ang babalikta rin na ganyan ang nangyari. Katarantaduhan naman yata yung pinagagawa nila. Higit kay Ambaan, lalong mahalaga ang resulta ng paraffin test sa 10 pulis na sangkot sa pag-corner sa AUV. 4 sa kanila ang positibo sa paraffin test. Gayun din ang isang tanod. Hindi sapat na patunay ang paraffin test, pero sa kaso nila, hindi naman kaila na may namaril sa police operation na na-videohan pa ng hindi isang tao lamang. Itong paraffin test will show na not all of them talaga pumutok sa incident na yun. Gayunman, sinampahan pa rin ang lahat ng 10 pulis ng reklamong 2 counts of homicide at 2 counts of frustrated homicide. At nakadetain pa rin sa Mandaluyong City Police Headquarters. Palpak talaga yon at dapat manalagot ang dapat managot. Talagang kinasuhan na sila ng homicide. Sinampahan din ng reklamo ang dalawang barangay tanod. Nauna na nila ikinatwiran na grupo ng mga nakaaway na mga biktima ang nagsabing sumakay sa AUV ang namaril. At large pa rin ang tanod na si Gilberto Gulpo na sinasabing nagpaputok din ng baril. June Veneracion, GMA News.